tayo may konsepto ng tama o mali. Kadalasan, iniisip natin kung saan mas maganhapa o masaya. Yan ang tama. Masyadong makasarili. Unay, saan po kayo? Ako na pong bahala sa pwesto na, huwag na po kayong bumangon. Anak, huwag mong kakalimutan ang bilin ko sa'yo, ha? Opo, Nay, naalala ko na po lahat. Ako na pong bahala. Sige na po, magpahinga na lang po kayo, ha? Basta, Nay, ako na bahala dun sa pwesto natin. Magpahinga na lang kayo. Kaya ko naman yun. Marami na kayong naturo sa akin. Ako nang bahala dun. Sige na, mauna na ako, Nay, at nagmamadali ako. Sige, anak, mag-ingat ka. Palad po ba o para? Palad mo lang. Mayroon po ng kamay niyo. Ah, ito po. Makikita po natin sa Manila inyo. Baka po ma-promote na kayo. Malapit na po. So nga lang po, ingat lang po tayo sa paggastos dahil baka po yun po yung maging dahilan ng pagbagsak po natin. Tayo mag-iingat sa sakit. Baka po tayo makasakit. So nakikita ko po makikina po ang katawan. Kasi mukha po masipag kayo. So iingatan po natin ang sarili natin. O, paano? Pag-promote ka. Ano mo na lang ako dito. Alam mo ako ng fried chicken, ha? Nga ng kamay mo. Kinakabahan ako. Pero ang mangyayari ay mangyayari kapag man sa kalooban ko. Gawin mo na lang kung anong mga kaya mo. Ipagpaubaya mo na lang. Salamat, mag-iingat ka, Nene, ha? Oh, Totoy, napapahula ka ba? Ingat po kayo. Hindi po dapat pinaglalaroan ng kapalaran ng iba, eh. Masisira yung balanse ng karma. Ano ba? Saan na naman nakuha yan? Minsan iniisip ko kung hawak ba talaga natin ang kapalaran natin. Minsan panalo, minsan talo. Sabi nila ikaw daw ang kukonforme sa tadhana. Kung gusto mong umasenso, trabaho ka. Gusto mong pumayat, huwag kang kumain ng nakakataba. Simple lang naman ang buhay. Hindi dapat gawing komplikado. Mas maganda kung hindi sumang-ayon ang kapalaran. Eh magpapasalamat ka pa. Dahil sa susunod kapag alam mo na ang ikot ng mundo, ang kapalaran na ang susunod sa iyo. Sana